Hello! Guys, ito ang Molo Church na kilala rin bilang Church of St. Anne, ay isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa Molo, Iloilo City. Ito ay isa sa pinakatanyag na simbahang Katoliko sa lalawigan ng Iloilo at itinuturing na isa sa mga natatanging haligi ng kasaysayan at kultura ng Iloilo. Ang Molo Church itinayo noong ika-19 na siglo, noong panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ang simbahang ito ay unang binuo bilang isang kahalilingyari sa kahoy noong 1831. Subalit, ang kasalukuyang istruktura ng simbahan ay ipinagawa noong 1883 sa ilalim ng pamamahala ng mga mongwe ng Order of Augustinian Recollects. Ang Molo Church ay kilala sa kanyang neo-gotikong arkitektura at natatanging mga bato na rehas na nagtatanghal ng mga estatwa ng mga santo at santa. Ang simbahan ay nagpakita ng malaking impluensya ng Kastila sa disenyo nito, na may mga matatarik na haligi, vitral na bintana, mga tore, at magagandang detalye. Bukod sa kanyang makasaysayang arkitektura, ang Molo Church ay may malalim na ugnayan sa pagpahalaga sa papel ng mga kababaihan sa lipunan. Ito ang nagsilbing sentro ng pag-aaral ng mga kababaihan noong unang bahagi ng ika-20 na siglo. Sa katunayan, ang simbahan ay tanyag dahil sa 40 estatwa ng mga babaeng banal na itinatampok sa loob nito. Dahil dito, ang Molo Church ay kadalasang tinatawag na Basilica di San Antonio de Padua or Church of Women dahil sa halos eksklusibong pagpahalaga sa papel ng mga kababaihan. Sa kabuuan, ang Molo Church ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan, kultura, at arkitektura ng Iloilo. Ito ay hindi lamang isang tahanan ng pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, kundi pati na rin isang saksi sa mga mahahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang Molo Church ay tinaguri ang The Athens of Iloilo dahil sa bilang ng mga edukadong kababaihan na pumapasok sa simbahan noong mga unang panahon. Sa loob ng simbahan, matatagpuan ang mga imahe ng mga santo at santa. Ang isa sa mga pinakakilalang imahe sa Molo Church ay ang imahe ni Santa Ana, na tinatawag na ating inang Perpetua Socorro at itinituring na patron ng simbahan. Ang imahe ay nagtatampok ng isang ina na mayroong sanggol na si Jesus sa kanyang mga bisig. At may iba pang mga imahe ng mga santo na matatagpuan sa Molo Church tulad ng mga imahen ni Saint Joseph, Saint Therese ng Lisieux, Saint Anthony ng Padua, at iba pa. Ang mga ito ay mga santo at santa na pinararangalan ng mga mananampalataya sa simbahan at ginugunita sa iba't ibang okasyon at pagdiriwang. Ang Molo Church ay isa sa mga pinakakilalang simbahan sa Iloilo at may mahahalagang papel sa kasaysayan at kultura ng rehiyon. Ito ay isa sa mga paboritong pasyalan ng mga turista dahil sa kahalagahan nito bilang relihiyosong simbolo at magandang halimbawa ng arkitekturang kolonyal. Ito naman ang Molo Mansion. Nakaharap lamang ng Molo Church ang Molo Mansion, ay isa ring makasaysayang tahanan na naglalarawan ng yaman at kahalagahan ng kultura ng rehiyon. Ang kasaysayan nito ay umuugnay sa mga pamilyang nagmamay-ari nito at sa mga pangyayari sa Iloilo City. Ang Molo Mansion, na kilala rin bilang Yusay Consing Mansion, ay itinayo noong ika-19 na siglo. Ang orihinal na bahay ay nagsimula sa pamilya ng mga Yusay, na kilala bilang isa sa mga prominenteng pamilya sa Iloilo City. Sa mga sumunod na taon, ang Molo Mansion ay nagpalit ng mga may-ari, kabilang ang mga pamilya ng mga Consing at Lopez. Noong panahon ng Kastila, ang Molo Mansion ay nagsilbing isang palasyo para sa mga mayayamang pamilya ng Iloilo City. Ito ay isang halimbawa ng mga tahanan ng mga maharlikang Kastila na nagpapakita ng kanilang yaman at kapangyarihan. Sa panahon ng Amerikano, ang bahay ay naging saksi sa mga pangyayari ng kasaysayan tulad ng pagkakasunod-sunod ng mga administrasyon at ang mga pagbabago sa lipunan. Sa kasalukuyan, ang Molo Mansion ay isang pampublikong pasyalan
at kultural na sentro sa Iloilo City, ito ay naging isang museo na nagpapakita ng mga natatanging likhang sining, kasangkapan, at mga artifacts na naglalarawan ng kasaysayan at kultura ng rehiyon. Ang lugar ay isang tanyag na destinasyon para sa mga turista at mga lokal na residente na nagnanais na makita at maunawaan ang kasaysayan at impluwensya ng kolonyalismo sa mga tahanan at pamumuhay ng mga mayayamang pamilya noon. Sa pamamitan ng Molo Mansion, ang mga bisita ay maaaring maipamalas ang kahalagahan ng arkitektura, ang kasaysayan ng pamilyang magmamay-ari nito, at ang kontribusyon nito sa kultura at pag-unlad ng Iloilo City. At kung matapos ka na mamasyal sa Molo Mansion at bumalik ka sa Molo Plaza, makikita mo rin dito ang isang istruktura ng isang pabilyon na may mga estatwa ng mga goddess ng mga Griko. Ang mga Greek goddess ay mga karakter sa paniktikan at mythology na kinikilala bilang mga diyosa sa iba, ti ibang aspeto ng buhay. Ang mga ito ay kinabibilangan, ngunit hindi limitado sa isa sa pinakakilala na sanggunian ng mga Diyos ang ilan sa mga Greek goddess, at ang kanilang papel sa mythology ay si Aphrodite, diyosa ng pag-ibig, kasakiman at kagandahan. Artemis, diyosa ng loob, mga hayop at mga bata. Athena, diyosa ng karunungan at pagkain. Hera, rina ng mga Diyos at diyosa ng pag-aasawa at pamilya. Hestia, diyosa ng tahanan, pamilya at apoy. Persephone, diyosa ng mundo ng mga patay at tagapamahala sa mga ito. Bawat diyosa ay may kani-kanilang papel sa mythology at may mga special powers at attributes na nauugnay sa kanila. Sila ay kinikilala hindi lamang bilang mga diyosa kundi bilang inspirasyon din sa sining at kultura ng mga Griego. At kung matapos ka na sa paglibot-libot sa Molo Plaza at pagpasyal sa Molo Mansion, pwede kang pumasok sa loob ng simbahan at magdasal. Mahal naming Panginoon, ako'y narito sa loob ng iyong tahanan na hindi man lang nagpaalam na pumasok ako dito. Ako'y humaharap sa iyo na punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat-salamat sa lahat ng biyaya at pag-ibig na iyong ipinagkaloob sa amin sa bawat tibok ng aking puso. Umaapaw ang pagmamahal at pangungulila sa iyo. Nais kong magpasalamat sa iyo sa lahat ng mga pagkakataon na iyong ipinakita ang iyong pag-ibig at kalinga. Salamat sa patuloy na gabay at lakas na iyong ibinibigay sa bawat araw. Sa lahat ng kalungkutan at pag-aalinlangan, humihingi ako ng iyong kaginhawaan at kadalisayan. Sa mga sandaling ako'y nalulumbay, lawakan mo po ang aking puso, tiisipan, upang ako, wa maaalala ng iyong pagmamahal at kalakasan. Humihingi po ako ng tulong na sana gabayan mo ang aking minamahal na long-distance girlfriend na nasa malayong lugar. Patnubayan mo po siya sa kanyang paglalakbay para sa aking minamahal at para naman sa aking personal na pagdarasal. Tandaan mo, mag-ingat ka lagi sa iyong mga ginagawa at kilos. Iwasan mo ang mga posibleng panganib at banta sa iyong kaligtasan. Always take care. At kung natapos mo ang video ko sa panonood, maraming salamat sa inyo. At kung nagustuhan mo, paki-like, follow and share na lang ako para ma-inspired naman ako. Asahan nyo meron pa itong kasunod. Thank you. God bless you all. See you in the next vlog.